Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talintiman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends, welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here. And I think it should be a really interesting and fun topic. What are the things you want to learn? So I want to take it from there and then I listen to them. Meron silang mga mithiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Sa akin po, sa mga kabataan, use competence no as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Attorney Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sinin sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life to change, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat mga taga-subaybay ng Bridges now on its fourth year. And so exciting to be back here, so happy to be invited once again. Thank you very much, Madam Ida Chionko, our producer and our the creator, one of the creators of Bridges, Dr. Evelyn Songko, together with our team. Production team. Ngayon po ay napakahalaga sapagkat isa sa mga paksa na tatalakayin natin ang nalalapit na selebrasyon ng ating 60th anniversary ng Faculty of Arts and Letters from PhilArts na naging ArtLets na po siya ngayon. And of course, we all know very well that this is graduation time. We are all very busy bringing together the elements of success that make our students ready to thrive, to survive, to engage in the real world of work. And Bridges is just part of the process. So imagine, 4 years na po tayo na nakikipagtalakayan, iba't ibang issue galing sa iba't ibang asosasyon. And of course, we would like to welcome our kakaroon tayo ng bagong dalawang kasapi sa Alumni Association. Ito po yung UST Alumni Association Hong Kong at ang UST Tomasians USA. So very exciting events happening right now in the world of UST Alumni Association, whose main reason for living is to be able to function and embrace societal causes that will bring to core our values of the core competencies of UST. Competence, commitment, and yung ating communication. So, magiging maganda pong ating talakayan ngayon. But before we introduce our guest for this afternoon, let me just read this spiel surrounding the main topic of our discussion today. The historical transition from UST philosophy and letters to what it is today, the Faculty of Arts and Letters, happened 60 years ago. The faculty has produced national artists, outstanding media practitioners and personalities, noted philosophers, linguists, and historians. This year, our alumni have come together as one, stronger together. In today's episode of Bridges, let's hear from one of the alumni as he shares his insights and experiences to reveal the immense power and potential of today's generation and platforms and the importance of remaining relevant
in an ever-evolving world. So, my dear friends, as we all know, we live in a VUCA world, very volatile, uncertain, complex, and ambiguity. And yet, in the midst of this VUCA world, we are thriving because we believe that Tomasian's graduates can really make a dent in the life of our community, in the life of our society. So, for this afternoon, our episode will be focusing on the celebration of AB turning to be called now, as what we know, Artlets, from what it used to be, Philosophy and Letters, or PhilLets. And we have here this afternoon is the one of the organizers, one of the coordinators of Batch 74. Okay, Batch 74, who is celebrating its 50th golden anniversary for this year. And he is equally known as one of the founders of that vibrant group called the Rainmakers. Okay, so at siya po ay napakabait na tao na, you know, if you get to know him, you'll appreciate the beauty of this person inside and out. So, a graduate of AB in Economics, without much ado, we'll get to know more about him as we continue our conversation. Let's all welcome Ginoong Joel Macanaya. Joel, magandang hapon, and I know you're mobile right now in Bawang doing another presentation there. Good afternoon, Joel. Hi, good afternoon, Henry. Magandang hapon din. Can you hear me? Am I clear? Yes, we can hear you, but wala kang video. I'm not sure if I can start my video because the signal here is quite unstable right now. So okay. I'm unable to start the video. Anyway, if you can hear my voice, I'd like to say hello to everyone. Everyone out there listening or watching this program, this presentation through Zoom or okay. So yeah, so am I clear enough? Yes, Joel. So we are preparing right now for the upcoming 60th anniversary, and we decided to delay our alumni homecoming to celebrate together with the admin, para pag-iisahin natin ang ating celebrasyon ng ating ika-anim na pung taon as Artlet. So what's coming up in the celebration? We heard it's going to be a very big celebration, a grand celebration at that point. So what's up? Alam natin na tayo ay we will be celebrating our 60th anniversary. Founding anniversary kung hindi nagkakamali. And we're so excited, no? We're so excited because this is something that we, all of us from Artlets, PhilLets, talagang we need parang pagbabalik tanaw, pagbabalik sa mga nangyari sa atin nung ating kabataan pa, nung tayo nag-aaral sa kolehiyo, at kung ano ang naitulong sa atin ang ating college years sa ating kung nasaan tayo ngayon. And Henry, I would like to share with you the theme that I suggested, no, to the group. Okay lang ba yun na banggitin ko yung ating tema? Yes, please. Para sa 60th anniversary? Yeah, okay. Itong 60th anniversary ay nung una tayo nag-usap, I think about 4 or 5 months ago, we had a some kind of a meeting, no? Na parang in-introduce mo sa amin yung ating 60th anniversary celebration, ng founding anniversary. So anyway, I came out and I listened to mga ibang mga sinasabi nila kung ano yung mga experience natin noon nung tayo ay wala pang mga computer, wala pang mga tawag ko dito, cellphone. Wala pang mga CD, wala pang ano, ibang paraan ng papapat, wala pang Netflix. Di ba? So ngayon, nung pagkatapos ng ating meeting na yon, I gathered all those thoughts na parang na ano ko, naisip ko bigla, wow, napakaganda pala na we should really honor yung ating nakaraan, no? The past by
bigyan natin ng ano, dahil wala pa talaga tayo, analog gears pa lang tayo, tawagin. So, gumagamit tayo ng ballpen at papel para sumulat, isulat yung ating mga pag-iisip, kung ano ating mga gustong sabihin, and pati ang pagsulat, no? Pati ang pagsulat at para makarating ang mga mensahe natin sa ibang tao na gusto natin, para tingin yung ating mensahe, ginagamit natin papel at ballpen, lapis. Ngayon, ibang-iba na. Ibang-iba na. We do it by heart. Computer, by net, by internet. So, ibang-iba na ang ating buhay ngayon. So, my theme, the theme that I suggested for our celebration, our 60th celebration, is honoring the past, embracing the future, or the new, which is now. So, and I point from pen to pixels. Pens, okay, yun yung ating mga dati, di ba? Na ginagamit natin, ang ball pen, papel. Ngayon, pixels, which we have to embrace. Ito na ngayon ang bago. Ito na, ang internet, ang nag-i-email na tayo na napakadali, or ang cellphone natin, na dati ang pelikula, sa pelikula natin napapanood nung si James Bond maglalabas ng video call, or basta kukunin niya sa sapatos niya or sa relo niya, makikipag-usap siya dun sa ibang, kausap niya na sa ibang parte ng mundo. Ibang-iba na ngayon. Yun ang sinasabi ko. And ito pa yung pumapasok ngayon na yung tinatawag natin na AI, artificial intelligence. No? So, these are the things that we have to embrace because this is the future. This is the new now. Ito na yung ano natin. So, embracing, giving honor to the past, embracing the future. Kailangan, tulad ng iyong titulo ng programa, Bridges, we have to bridge that, the old and the new. Yun ang naisip ko, from pen to pixel. Nasabi mo, natanong mo kanina, kung ano mangyayari sa 60th anniversary talaga natin. Ang naisip ko naman, kailangan maging bongga ba? Diba? Dahil napakarami nating mga talento, nakatago dyan. Ako eh, pagka, if we name all of them, napakarami nila. Napakarami that they are willing to share their talent para maipakita at pasayahin natin yung ating celebration pagdating ng Nobyembre. November ba ang ating target? Tama? Yes, November or early December ang nasa timeline natin. Mm-hmm. Right. Oh. I'm sorry, Henry. I cannot get my video on. Medyo mahina talaga signal. Ayaw eh. Okay. That's okay. Anyway, we can always, hindi naman, yung importante, we're able to communicate the idea. So just going back a bit, no, Joel, maganda sinabi mo. Because we have to start with a beautiful theme, a very catchy theme that will not only embolden the hearts of our alumni and the current students, but its relevance, lalo ngayon na masyadong technology-driven. So with that theme, makikita natin na pinagtagpi mo yung panahon ng panahon natin noon at ngayon. So at the same time, we are giving a justifiable way of honoring the past as we embrace the future. So ito magiging galvanizing, ito magiging magnet natin para maging matagumpay because the event will come and pass, but surely we want the celebration to be more than just a night of frolics or whatever, but really something that will cascade deep in the hearts of our outlets, alumni and current students. So what do you have in mind, Joel? Paano natin bibigyan ng kulay ang tema sa pamamaraan ng activities? Ang sabi mo, okay, gagawin talaga nating makulay. Makulay that hindi lang musika, hindi lang sa pamamagitan ng tula, yung ipaparinig natin, ipapakita natin, it's gonna be a pageantry. No? Iba't iba ang ipapakita natin dito. Yung panahon natin noon, nandiyan kasi napakarami na pwede nating
Actually, nagkausap na kami ni na Ali Soto, yung mga dati, no? Sila, pangalan nito si na Isai Alvarez. Si Isai kasi, she's a very good theater, ano, di ba? Yes. Actress. So, lesbian. So, they're willing to, talagang, ano sila, they're willing to do it for Artlet, for Phillips and Artlet celebration, the 60th anniversary. Ang gusto ko sana gawin dito ay magkaroon ng isang bonggang-bonggang isang gabi ng pagdiriwa. Isang gabi ng pagdiriwang, but there definitely there will be other activities before the main event, no? Before the culmination of the, I don't know if it's gonna be a week celebration, depende na sa atin or depende na sa magiging pondo rin natin na magagamit, hindi ba? So, but like I said, Henry, it promises and it will really get everybody to be on their feet, to be excited with this celebration. Kaya halo-halo ito, musika, awit, original song, tula, balay, may mga balay, papakita natin lahat. Ang importante, yung how to bridge the past and the future also, from pen to pixels. Yun ang ating. I think more than... Huwag natin kalilimutan dahil... Yeah, more than the cultural aspect of this celebration, we're also thinking of mga symposia to really drum beat. So we're hitting the mind, the hearts, and the emotions of our alumni. Para sa ganun, this will be a rallying point for us to really strengthen our alumni association. Yesterday, I had a chance to talk to our graduating students. They will have their solemn investiture on Monday, and I got to talk about this to them, no? And they're all excited. They're graduating. They're all most of them will become members. We are even resuming with the support of Dean Melanie and her admin and the collection of the alumni fees. But we're telling them this is not only is not the cost that matters, but the costs while you're doing it, because this is a celebration wherein it's not only going to be driven by the alumni, but equally supported by the admin, the AB Student Council, and the rest. So it's going to be one whole big family. So we don't want to miss the opportunity to educate not only the Faculty of Arts and Letters community, but the entire Tumasin community on the relevance of AB in the affairs of our nation, in the affairs of our community, especially in galvanizing or really putting to life the hopes and dreams of lalo na yung mga national artists natin. Pag iniisip mo lang sila, Chonil Jose, sila Nick Joaquin, you know, nakakataba na po si Julia Abdasa, and just very sadly, you know, yung kasi ang pangalan natin UST Phillets and Artlets Alumni Association, one of the stalwarts of the association ay pumanaw na, no? I'm referring to Mitos Araneta, who is the Phillets part of the Phillets and Artlets Alumni Association. But nonetheless, meron pa tayong mga kasamang Phillets, and we will certainly pay homage to them this celebration. One time I saw a post of Dean Malu Madruño highlighting yung 3 decades of faculty. So what a fitting way of giving them a tribute during that week-long or whatever month-long celebration. The bottom line is we are emanating from a beautiful platform from pen to pixel, and then honoring the past and embracing the future, no? So
What other ideas do you have in mind, Joel, to celebrate our wait, 60th? I just have a good news, no? Kasi nandito kami sa La Union kanina, no? And our group, the Rainmakers, we performed for the birthday of the former congressman Victor Ortega, or si Manong Victor. We call him Manong Victor because he's so close to the Rainmakers. And I was also with the LUUSD Art Lab. Basta yung LU mga Tomasian. Halo-halo ito. But they are so excited to hear about it because I announced it already. I announced it. And they're willing to support, you know, basta't tutulong daw sila talaga, magtutulungan tayo, lalo-lalo na itong mga kaibigan ko na naririto. And yung aming, I think our batch 74, I was able to communicate with them earlier. When was that? Yesterday, before, after my meeting in Kawit naman, ano? Kawit, Cavite. Before coming to, papunta dito sa La Union, sinabi ko sa kanila, uy, manood kayo, ha? So Wilma Palafox was asking me, what's gonna happen? When will it be? Ganun na sila, Henry. So they're really, I think the next step that we have to do right now is yung, what do you call this, yung ating date, no? Kung kailan pa talaga natin iaano yan, para maging final na. When are we finalizing the dates? Dahil nagsusulatan, may nagpapadala din messages. Yung mga batchmates namin from South California, from UK, ang dami. They're so excited. They're so delighted to hear that this will happen. It will yes. happen. And by the way, incidentally, sa ating mga nanonood ngayon, si Joel Macanaya po ay isa sa mga founders ng napakasikat noon hanggang ngayon ng grupong Rainmakers na actually you're celebrating your golden anniversary this year. Kaya napakarami niyong yes. gigs, napakarami nag-i-invite sa inyo. And you know, it was full of nostalgia when you serenaded during our Santa Cruzian to Saturdays ago. At napakaganda ng, we recall the music of your time, so to speak. So si Joel po ang isa sa mga prime movers. At napaka-vibrant pa rin, napaka-active, napaka... mga the way they zoom, the way they serenade, the balladeers. The Rainmakers. So they will be part also of our celebration and they continue to be invited also by other alumni associations who are celebrating their homecomings. No? Congratulations and thank you for giving the gifts of your persons to our co-alumni in UST. Maraming salamat, Henry. Ako, talagang napakalaking pasasalamat din namin. Unang-una sa Panginoon. Because he really gave us this talent to share, no? The talent of not only singing, but performing, entertaining. And at the same time, kuminsan, we also teach, no? Because I am an arranger and a vocal arranger, nagka-choir, ano ako. So, marami tayong natutulungan na unang-una para sumaya. Kasi kami, masaya kami kapag kami nagpe-perform. When we entertain, we get our energy from the audience. So I think the audience also, pagka nakikita kami nag-i-enjoy, nag-i-enjoy din sila, syempre, di ba? So ganun yun. Yeah. Napaka, Daman-dama, pati kapag nasa stage kayo, hindi halata ang inyong mga murang edad, Joel, Mon at Jojo. Kayong tatlo talagang... Alam sabi mo, Henry, murang edad. Kaya nga eh, kaya yung mga kaedad natin ay nakaka-relate ka agad. Kita mo talagang lumulundag ang kanilang puso na mapakinggan yung inyong mga bini-bini at ay, naku, napaka excited tayo. At ako ang dahil niya. At ako ang dahil sabi ko kanina,
ang kagandahan niya, hindi niyo lang hindi lang kayo exclusive sa isang faculty, no? Lahat ay binibigyan niyo ng pagkakataon, lalo niya itong grupo sa, alam mo, ang isa sa mga founders ng Tomasinong Ilocano ay ang ating presidente ngayon ng Alumni Association, si Attorney Dwight Ramos. Yes, siya ang isa sa mga prime movers at kung bakit maliksi ang ating Alumni Association ngayon ay dahil sa kanya. At of course, nariyan din si Dr. Evelyn Songko na palagi gumagabay sa ating mga gawain, no? Kaya napakaganda ang alumni natin na hindi lang siya isang basta-basta na fellowship or social club. We are not just only focusing on fundraising, kundi mapakarami. So dapat talaga ay bigyan natin ng sigla ang alumni upang sa ganun marami pa mahikayat at lalong-lalo na yung mga batang alumni na makita nila ang kahalagahan ng alumni spirit sa kanilang pagyapak o pagtangka, no, sa harapin ng mga hamon sa buhay. And maganda rito dahil nasimula natin yung wonderful relationship with the AB Student Council. So patuloy ang ating synergy, ang ating partnership. So nag-press din sila ng full support. So it's going to be a whole community support to celebrate our 60th founding anniversary of AB being artlets from being philosophy and letters. Yes. So, balik lang ako ng konti. Babalik lang ako ng konti. No? Mag-rewind tayo ng konti. Kasi kanina you mentioned also that I'm one of the founding members of Rainmakers. Actually, Henry, kami ay naipanganak dyan sa UST High School. 1968. High School, 1968. Dyan kami naipanganak because we represented high school, UST High School, sa isang competition. Noon, ang tawag doon ay Student Catholic Action Music Festival. No? So we have that every year. Na-organize kami 1968 to represent UST High School. At sinuwerte kami, 10 kami na in-audition noon. Galing sa 200 na nagpa-audition, 10 kaming napili. No? Para yun na nga, yung para buuin, mabuo yung aming Rainmakers na grupo. At yun, we thank God, nanalo naman kami. Maraming salamat. And that was the beginning of the Rainmakers. That tinuloy na namin hanggang college, and then after college, tinaretso na namin, naging professionals na kami. Naging professional entertainers na. Yun. And then I'm sorry again because I have to repeat my signal here right now kasi medyo nagdi-drizzle na. Umi-epekto ito yung pagka-rainmakers namin, umiulan yung signal, bumabagsak. So I cannot open my, video. Sorry about that, Kay. I cannot open it. Understand, no? Sayang nga lang makita ng ating mga nanonood ang itsura ngayon ng Ginoong Joel Macanayan. If I may describe siya rito, siya pa rin po ay napaka-charismatic ang itsura, napaka-bait, napaka-amiable, madaling lapitan, all of the above. Isa pong sturdy. Kaya siguro, kaya binigyan ng Panginoon ng haba ng buhay, you know? Alam mo, ay nung panahon na yun, dalawa lang naman ang naglalaban yan, the Rainmakers at yung isang grupo doon, no? Sa kailahan doon, sa may kanto ng alam mo na yun. Pero namayagpag ang Rainmakers at dahil sa, sa pagkatao ng mga miyembro ng Rainmakers na nakikita natin kapag sila ay nagpe-perform. At syempang, ang isa sa ating mga layunin naman ay ikayatin ng ating mga alumni na ibalik ang kanilang. I'm so happy to hear that you have already spoken to Ali Soto, to Isay Alvarez, and that marami pang mga sila Winnie Cordero, marami pang sila Mr. Poo. You know? So siguro pag mag-usap
pag napag-usapan natin bukas yan, eh, lalabas lahat more or less yung concept and then yung date kung kailan gagawin upang sa ganun ay patuloy ng ating patuloy ang ating preparasyon, you know, 5 months to prepare for a very big project at if I may right, say right. Maraming na Naku, rin huwag pala natin kalimutan ang ating kaibigan former Senator Joey Lina kasama oh, yes. din natin sa UC right, oo and napakaganda ng kanyang tenor, nako may pagmamalaki din natin yan hindi lamang sa serbisyo publiko servisyong publiko na totoong-totoo, yung boses niya rin ngayon as tenor ay totoong-totoo rin. Oo. Napaka-talaga. Naalala ko nung anniversary ng batch niyo ay siya yung umawi talagang ibang-iba. No? So, sinasabi nga ng iba, eh baka hindi lang nating sabi nga, sir, baka pag ganyan kalaki ang production, baka gawin niyo na yan sa quadricentennial, sa Q-Pub, eh why not? Para isang talagang isang bigay natin yung production ng the night of the anniversary. So marami pang magandang mangyayari sa ating 60th anniversary. Of course, napag-usapan din namin ni Radine Melanie na anyayahan yung ating mga literature laureates na magbigay ng kanilang saloobin patungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan upang sa ganoon ay mamuldi natin ng gusto ang ating mga students at yung mga student leaders na maging responsableng mamamayan ng ating lipunan. So I think with the example of alumni showing our alumni in residence and future alumni, we are really providing as set forth by our UST mother organization na sinimula natin yan nung panahon nung quadricentennial at patuloy pa natin binibigay ang ating oras, panahon, volunteerismo upang sa ganun maging ganap na mahalaga ang presensya. Alam mo dati may panahon pa noon ng Alumni Association ay nasa SFPR lang, nasa tabi lang, no? Pero ngayon talagang dama natin ang pagmamahal ng administration sa mga ginagawa ng alumni and it's all it and it speaks for the very essence of Itomasian alumni. So credit it to our the kind of education that we have, credit it to the people who continue to serve, who continue to display humility in the midst of success. Narin yung mga batang alumni natin, no? Sila Jyoti Chito Banyago, Jeffrey Tarayao, sila Lito Villanueva na mamayagpag sa larangan ng industriya naman, sila Manny Estrada, na lahat po sila naging bahagi ng proyekto natin dito sa alumni. Isa dito, Joel, yung tinatawag natin na alumni academe industry government summit, no? Na sinimulan 5 years at sa talakayan namin kanina ni Dr. Evelyn Song at ni Ma'am Ida Chongko na i-elevate na natin itong asosasyon na to, yung AAIG kung tawagin, Alumni Academe Industry and Government, into an institute. At ito pong institute ay magpro-provide ng mga micro-credentials sa mga partner organizations. So isang paksa na naman para i-define at i-redefine ang kahalagahan ng alumni sa buhay ng Tomasian community as a whole and the community at large for that matter. So Joel, aside from Rainmakers, apart aside from what we're gonna do, what other things keep you busy? Well, right now, kanina nabanggit ko sa iyo, yesterday, bago kami tumuloy dito sa ano ng Rainmakers dito sa La Union, we had our coordination meeting. My other business kasi, Henry, is I'm into events. No? So I handle events, I organize, I conceptualize yung mga festivals ng mga local government. Now, this coming June 12, ako ang mag-handle, mag-direct, at yung pinaka-konsepto ng Kalayaan Festival sa Kawit, Cavite.
meron kaming ano, ito ay para sa, hindi lamang para sa kabataan, dahil ito yung pang-ilan na nating ano ito, I think it's 126 ano ata celebration, but anyway, meron, this will be the very first Kalayaan Music Festival para sa kabataan, handog ng Kawit, handog ng bayan ng Kawit. So nandiyan, I don't know if you're familiar with rappers na sina Al James, Flo G, then we have bands like Imago, Moonstar, and Sick Cycle Mind. So isang buong maghapon yan hanggang gabi, tuloy-tuloy natugtugan. Yun ang mangyayari sa June 12. So that's one of what's keeping me busy right now, especially itong mga panahon na ito, mga events, may mga events pa rin. Okay, so ito gaganap niyo saan, Joel? Sa Kawit, Cavite? Sa Kawit, of course, you're very familiar. You're all familiar with Aguinaldo Shrine, no? Sa Kawit, Cavite. Yes. So, doon namin gagawin yung music festival, Kalayaan Music Festival. June 12, mag-uumpisa ng alas 4 ng hapon. Patatapos siguro, we hope to finish at about 11 or 12. Ito ay libre. Libre ang pasok. Makakapanood kayo. As long as susundin natin lahat ng safety protocols na kailangan masunod ng bawat manunood. No? So anyway, may mga announcements tayo dyan sa social media. Makikita nila. Lalo-lalo na yung mga Karatig folk, yung mga neighboring towns din ang Kawit. Not only neighboring, kuminsan kasi pagka yung mga big name artists na tulad dito, pangkabataan talaga yung si Flo G. Napaka, ano niya, sobra. Sobra. The last time that we had him was April. We were able to, ginawa namin sa Bacoor, Cavite. Naku, Henry, pag nakita mo ang tao, grabe, ang dumating ata at around 20,000-30,000 ang nanood sa kanya. Yung Flow G na yan. Dahil napakarami ng awards na nakukuha na eh. That's good. Alam mo, Joel, nung quadricentennial natin na UST, may ginawa si La Dr. Evelyn Sonko, no, yung Velada period celebration. And I think one of the plans na naiisip natin ay buhayin muli yung Velada concept. Napakaganda makita yung mga estudyante naka-period costume. Napakaganda nun. And I think with your expertise in production, in events, siguro i-commit na natin, AB, ang pagtulong natin sa USTAI alumni na maging parang Velada Part 2 na ibang treatment naman. Pero yung concept of period showcasing the values of the period is a valuable tool to educate our young people of today, no? Into the essence of history, into the importance. So yung ginagawa mo, hindi lang basta-basta sayaw o prolix sayaw, kundi mayroon siyang thematic element na talagang kapupulutan. Hindi lang siya, it could be a co-curricular and academic-related activity na tatalakayan sa loob ng silid-aralan sa history, anumang signatura na tingin natin ay makakatulong sa edukasyon ng kamalayan at kabataan. If that will happen, will you be okay to support it, Joel? Yung Velada? Yes. I'm all out for it. Yan, nakikinig sa atin sila. All out tayo. Ilamang Evelyn, na habang tayo buhay pa at may buhay pa, bigyan natin ng buhay ang buhay ng ibang tao, no? So napakagandang ano yan. Talagang pamag-usap pa mga taong henerasyon natin, iba ng pananaw, talagang legacy na yun, no? Joel. So at least a beautiful pay forward, payback, because we love it. We love to simply give back, you know, a big part of ourselves is because of our Tomasian education. So tama. This is our way of also
yung title natin, bridging the youthfulness of the young and the wisdom of the old. Yan. So sabi mo, nabuo ang Rainmakers noong 1968, di ba? Oo, yes. Hindi pa ako pinapanganak noon. Totoo. Totoo, liars go to hell. Kaya... elementary pa tayo. Pero di ba, dahil sa celebration ng art, kita yung mga bata, di ba? Sila, Ma'am Ida, sila Ma'am Evelyn, mga retired na, pero nariyan pa rin kami sa alumni dahil nagbibigay ng sigla, ibang klaseng injection na nabibigay ng elixir ng pagiging active because Tama. Kaya nga, given this very short invitation to you na maging bahagi ng ating Bridges ngayon, kasi nga tayo ang sponsor nito, Fearless and Artless. Ang kagandahan nito, every week, meron tayong sponsor na association, Joel. So yung mga, okay, mga distinguished alumni nila, sila rin na nagtatalakay ng kanila mga proyekto, etc. So ang Bridges ay nasimula lamang bilang isang munting pangarap. Na ngayon ay ibigay mo, naka-apat na taon na, ilang episodes na yan na walang umpay. Sa katunayan, Joel, si Madam Ida Chongko ay kasalukuyan sa Amerika ngayon. So you could imagine the time difference and yet dumisin siya na maga para sa production natin. Kaya ang kahanga-hanga, kailangan pantayan natin at bigyan natin sigla ang ating participation. And of course, nariyan ang ating mga dynamic na production staff, sila Kay. Na-meet mo siya sa ano, di ba? Kilala mo sila Kay. Si Jan, nagulat nung nakilala ka raw, talagang, sir, napaka-humble na tao. Sabi ko, yan ang Rainmaker, siya ng Tatak UST. No? Sa gitna ng tagumpay, naroon pa rin yung pagpapakumbaba. At yun dapat maging isang katangian, whether Tomasian ka o eskwelahan ka, na more than technology, sinasabi nga natin, we need more of a collective humanity and more than cleverness. What we need is a sense of compassion and kindness. So, magandang paksa. So, mga kaibigan, uli po ang ating talakayan ay patungkol sa lalapit na celebration ng 60th year ng art ng Artlets, okay? Faculty of Arts and Letters, na sa pamumuno po ng ating bagong dean, very young, si Dean Melanie Turingan, kasama po ang kanyang vice dean, si Sir John Manuel Cayatsco, at of course ang ating dynamic faculty secretary si Dr. Louis Ignacio. At ang pamunuan ng ABC Student Council na patuloy na kami po ay nagko-collaborate. Hindi po ito initially or initiative lamang ng alumni, kundi po lahat po ay pinagtatagpi-tapi natin. Medyo natulog po ng matagal ang Alumni Association, pero dahil po meron tayo mga committed na alumni na pilit na ibibigay ng oras, panahon, resources, at ano. Alam mo, Joel, meron tayo ngayon bata, no, sa AB. Ang unang recipient ng ating Artlets Alumni Scholarship Fund. Okay? So, gagraduate siya ngayon, itong coming Monday, si Faustina Dison. Pinagtulungan po natin siya ng tulong dahil po sumulat siya sa Alumni Association na biglang nagkaroon ng problema sa pamilya at nagkaroon ng problema kanyang pagtatapos. So, nilapit po sa atin niya ni Dean at pinag-usapan po natin sa Alumni Association. At yun po, nakakatuwa na malaman na si Faustina ay munti-munti niya nang makakamit ang kanyang pangarap sa Monday Graduate po siya. So, gaya niyan, maraming mga alumni na willing mag-support. And we always assure them na very transparent po ang ating reporting, very open po ang ating mga records para malaman niyo po na kung saan napupunta ang inyong
tulong. And of course, ito ay handed, being handled by Mr. Oscar Picasso. World banker yan, ha? World banker na nagbigay din ng scholarship para sa AB, sa professorial chair. Siya po namamuna ng ating Artlets Alumni Scholarship Fund. So maraming nangyayari ngayon sa AB at yun, katatapos lang natin mag-host bilang Hermana Mayor ng Santa Cruz 2024, sponsored by the UST Alumni Association sa katabuhan ni Madam Isabelita Aiza Paredes Mercado. Siya po ang naging Hermana Mayor natin ang itong taon na to at napakatagumpay ng ating ginanap na Santa Cruz kung saan sila po ay lahat hinarana ng The Rainmakers. So, any other thoughts, Joel, bago tayo magsarapit mo yung ating unang inabutan ng tulong, no? I was there nung inabot nyo yung ano na yon, yung cheque. Remember the time? I think that was the first time na pinatawag nyo rin siya para iabot yung cheque. So nakita ko yung mukha niya nung magkano parang natanggal lang talaga ng tinik siya, Henry. Napakalaking tulong sa kanya. Pagkakagraduate din siya, di ba? Yes, talagang very thankful si Faustina. And incidentally, publicly, I would like to thank your batch 74, during your golden anniversary sa Manila Hotel. Nagkaloob kayo, binagbigay kayo ng 280,000 pesos para sa ating scholarship. At yan po ang ginagamit natin sa pagbibigay tulong sa mga batang nangangailangan ng tulong, no? We are not using or following the usual scholarship process, yung from first year to fourth year. Ang atin po ay mitigating. Pag graduating ka na at nagkaroon ka bigla ng problema, susulat ka at pag-uusapan po ng core group yan. At kung nakita naman ito, well endorsed naman ng dean, ng administration, tutulong po kami. Hindi po namin pagkakait ang aming muntin tulong sapagkat at one point in our lives, naranasan din po namin naging mahirap na para maidaos ang aming pag-aaral at marami po din pong tumulong. So it's also doing the same thing that was done to us in the past. So I think that's not only exclusive to AB, no, Joel? Likas sa tumasin yan. Marami tayong mga gaya niyan. Ngayon, meron tayong Santa Rosa UST. Nakita natin, nagbigay mismo ng building mismo ang may-ari ng Jollibee, no? Nariyan din si William Belo na nagbigay din ng another building. So, ibig sabihin, alumni-driven, no? Alumni-inspired ang ating mga they already made their billions. So, it's really nice to know that they're paying back or just simply giving. That giving back. So, napakahalagang aspeto. And we encourage even the alumni who are not necessarily Tomasians who are watching us today na ganun din sana maging spirito. That it's not the cost, but it's the cause of why you're doing these things. So, Mr. Joel Macanaya, once again, hindi ka man marami nakita dahil sa iyong signal problem na, sa bawang. The signal is bad. But I just want to thank again also my batchmates at saka doon sa mga tumulong talaga. Makapag pondo na naiabot namin sa inyo. Although alam ko maliit lang yung pondo na yon. Pero yun talaga buong-buong galing sa puso. Lahat na nagbigay. Maraming salamat sa kanila. I'm very sure na nandiyan sila, nakikinig ngayon, nanonood sa atin. Unfortunately, wala akong video. Maraming salamat. Shout out to your batchmates, especially your co-chair, si Wilma Villanueva Palafox, who during her time, I understand, siya ay ang ating Miss AB. Tama ba? Yes, tama. At siya po ang may bahay ng
napakasikat na architect sa buong mundo, si Architect June Palafox. So napakaganda ng kanilang pagkatao at very giving sa ating mga ginagawa sa AB alumni. At of course sila Madam Alice Paredes, Mercado at marami pang tahimik na talaga sumusuporta sa ating mga gawain. Kaya hindi po natin problema, Joel, hindi naman sa pagmamayabang, hindi po natin problema yung finances dahil nariyan po nakaantabay yung ating. So kailangan natin bigyan ng napakagandang programa. Tingin ko nga, Henry, nakaantabay na talaga sila at handang-handang tumutong sa itong pinaghahandaan natin ay isang malaking celebration at pagdiriwang ang ating ika-anim na patungo, no? Ng ating Philex and Artlet, which we hope will happen soon, no? By November. Inaantay nila yan. So may, again, may I please take this opportunity para dun sa lahat na nakikinig na ikalat nyo po, i-share nyo rin po yung balita na magkakaroon tayo ng isang malaking celebration pagdiriwang pagdating ng Nobyembre or early December, which is our 60th. Is it a founding anniversary? Is it correct to say founding anniversary? Or it's our anniversary? So, yes. 60 years of being called AB or Artlets. From Philet. So, ang transition yan, in 1965, doon nagtapos yung UST Philosophy and Letters at naging ano na siya, Faculty of Arts and Letters. Arts and Letters. Tama. Mm. So, Henry, maraming salamat din sa pag-imbita sa akin. Thank you so much. Makikita pa rin tayo. Makikita na naman tayo. Tuloy tayo pag-usapan na natin para may presenta natin kay Dean and the rest of the team, no? So, unti-unti sakripisyo, paalang-alang sa pagmamahal sa so, yan po ginagawa natin. Maraming salamat, Ginoong Joel Macanaya, ang co-chair ng 60th anniversary ng Artlets this year at isa sa mga miyembro at founders ng Tanyag na The Rainmakers. So mga kaibigan, ang Bridges ay patuloy na nariyan upang kayo'y gabayan, upang kayo'y engage, inspire, na maging kaakit-akit sa inyo ang pagiging alumni o alumne ng UST. So with Bridges, we bridge faith, hope, and love. And we communicate through the language beyond the syntax of language because we believe that Tomasians are the Tomasian spirit is very relevant, timely, engaging, especially in challenging times like this. So on behalf of the production group, ang ating Bridges, sila Ma'am Ida Chonko, Dr. Evelyn Sonko, ang ating staff, sila Kay, si Jan Peran, and I understand, nariyan din si Attorney Elena sa opisina ngayon. Isang magandang gabi and have a fruitful and have an exciting, meaningful, blessed evening to the rest of you. Thank you very much. This is your host, Henry Trinadero, President of the UST Philex and Artlets Alumni Association, saying bye-bye, see you again, God bless us all. Love you all.